Hi guys, good morning. So samahan niyo ako sa panibagong vlog na sa araw na ito, tayo magluluto ng ginisang ampalaya. Napapartnera natin ng pritong tilapia. And so inislice ko na yung ampalaya and then pinababad ko siya sa tubig na may asin. Kasi sabi ng mga matatanda, kailangan natin ibabad yung ampalaya sa tubig na may asin para mawala yung paet. Yes, turo yan aking lola na nakagisnan. So sabi niya, ibabad nga daw sa tubig na may asin ang ampalaya para mawala yung paet. So yun yung ginagawa namin sa bahay. So ayan. So ngayon naman, mag-slice ako ng tofu and then ng bawang sibuyas. Ayan. Ang hirap guys na mag-vlog na ikaw lang mag-isa at mag the same time ikaw din ang videographer ng iyong vlog. So ayan, na-slice ko na lahat ng kakailanganin. So tayo na mag-start na magluto guys. So ito, pinarito ko yung mga tokwa or tofu. Lahat yan ipiprito natin para mamaya medyo crispy siya kapag hinalo natin siya sa gulay. So ayan, hinango ko na siya. So iprito muna natin lahat guys yung tofu or tokwa. Ayan, and ngayon naman, nagigisa na ako ng bawang and sibuyas. So nilagay ko na lahat. So partida guys, ang isang kamay yan naglalagay ng mga kailangan and then ang isang kamay ay videographer. So ang hirap at sabayan. And then ayan, nilagay ko rin kamatis and then ang hipot. Igigisa natin siya and iligis-ligisin natin yung kamatis para lumabas yung kanyang pagka-reddish and mas sumarap yung ating gulay. Ayan, sige pate, gisa-gisa. Kaya natin yan. Push mo yan, halo pa, gisa-gisa lang. So pag okay na guys, so pwede na natin ilagay yung ating gulay. Ayan, lagay lang natin lahat ng ampalaya. And then sabi ng mga matatanda, isa pa sa tips para hindi pumait yung gulay, wag daw hahaluin. Pero ako ay matigas ang ulo, hinalo-halo ko. So wag na wag nyo guys gagahin na halu-haluin ang ampalaya. Hayaan nyo lang siya lumambot, takpan. So yun talagang magandang proseso na dapat ginagawa. Pero matigas ang ulo ko, hinalo-halo ko siya. So sorry naman. Ayan, tsaka ko lang niyan tatakpan. Yan. So guys, dito nilagay ko na ang tofu para medyo lumambot siya and sumama yung lasa din niya sa gulay. So ayan, medyo malambot na ng konti yung gulay natin and then lagyan natin ng konting tubig and then pampalasa ayon sa ating gusto. So pwede natin siya lagyan ng paminta, asin or patis. So nasa inyo kung anong pampalasa yung gusto nyo i-add. So ayan, ngayon naman nilagyan ko na yung hipon. Kanina sineparate ko siya. So ngayon nandiyan yung hipon ng ating tofu. So sobrang ang sarap guys. So ito, ready na tong hanguin. So luto na to. So ayan, luto na ang ating ampalaya. Ngayon naman tikman natin siya guys. Kung masarap nga ba ang ating niluto na ginisang ampalaya. Ooh, mukhang masarap guys. Sobra. So ayan guys, nakapagsalang na ako ng tilapia. So ayan, naantay lang natin maluto yung kabilang side. So tinakpan ko ulit and then ayan, binalikan ko. And then, i-flip ko ulit yan para maluto yung kabilang side. Ayan. So, ganyan ang ginagawa ko guys. Sorry, medyo may cut-cut yung ating mga video. Kasi kailangan ko ibaba mo ng ating cellphone and then gawin proseso ng pagluluto. So, hindi kaya talagang pagsabay yun. So, ayan. Akin ang tinatry baliktarin yung kabilang side ng ating isda.
So, ayan guys, nabaliktad ko na yung kabilang side. So, ayan, hayaan, pabayaan mo natin siya and then wait natin maluto ang ating tilapia. So, ayan, pwede natin itong hanguin guys. Dito na to, finally, ang ating fried tilapia na crispy. So, hanguin ko lang siya guys. Balikan ko kayo. So, ito na guys, ang ating finished product na ating crispy fried tilapia. And then, ginisang ampalaya. Tara guys, kain na tayo. That's it.